Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. Kumusta ka naman, partner? Kumusta kayo, mga kabisyo? Magkumustahan tayo ngayong araw na ito. Ano, may hangover ba? Correct. Ng party? Masaya ba? Malungkot? May nararamdaman? Naku, sana wala, no? Oo, yan yung ano natin talaga. Dapat lagi nating ginagawa. Yan. Kumustahin natin ang isa't isa. Kasi minsan, parang feeling natin okay lang yung isang tao. Ang di natin alam. Pagkapag kinumusta pala natin, ang dami palang pinagdadaanan. Totoo yun. Medyo matindi pala yung struggle na pinagdadaanan sa kanyang buhay, di ba? Totoo yun. Pero kung busy ka, hindi naman namin, wala naman sapilitan to. Oh. Okay lang naman kahit hindi ka kumustahin. Baka nga naman nakakairita kapag busy ka, tapos kinukumusta ka pa. Hindi naman obligasyon na pagkumusta. Di ba? Hindi, kasi minsan, may mga times na feeling ng isang tao, wala man lang kumukumusta sa kanya. Diba? At maalay mo, yung pagkumusta mo sa kanya is something that will make his or her day. Correct. Magiging dahil para sumaya yung kanyang araw at hindi lang araw, kundi sumaya yung kanyang buhay. Na may isa nag-iisang taong tinanong man lang ako kung okay lang ako. Kung kumusta ako, diba? Kaya dito mo ma-appreciate minsan, no? May mga kaibigan tayo na minsan random, no? Kukumustahin ka lang. Kumusta ka? Oo, kaya lang, pag gano'n, nakakatakot nga. Nakaka-nervous lang din eh, kapag kabigla kang kanumusta eh, di ba? Lalo alam na sa panahon na, ngayon. Alam na ang kasunod kasi dyan sa pangumusta na yan. Baka naman. Oh, by the way, in fairness naman sa mga tao, mga kumusta, medyo bahabaan ng kaunti yung introduction. Yan. Ito, okay naman ang mga ganyan, di ba? Oh. Tapos ganito, ganyan. Pero kapag ka pumasok na ang mga salitang, kaya lang, o kaya, baka naman. Yan. O yung ano kaya, kasi eh. Yan. Diba? Nakakahiya pero, yan. Hindi ka naman namin pinipilit pero, diba? Baka lang. Hindi naman sapilitan ito. Kung meron ka lang extra. Ganyan. Diba? At totoo naman din. Ako, partner, naranasan ko nang ma-reject sa ganyan. Masakit pala. Na ma-reject. Oo, na ma-reject. Saan ka, kanino ka ba nangutang? Mali ka ng taong nilapitan. Hindi, alam ko, tamang tao siya eh. Talaga hindi ka pinagbigyan. Hindi kasi, partner, alam mo, sa totoo lang, diba? Dun sa mga, hindi na utang eh. Utang. Dun sa mga nangungutang versus yung mga nagpapautang. Mm-hmm. Mas mahirap talaga, laging isipin na nagpapautang, na mas mahirap talaga dun sa part ng nangungutang o dun sa part na nanghihingi. Mm-hmm. Kasi syempre, may lulunukin kang pride. Makikiusap ka. Mm-hmm. Kahit hindi ka naman makipot, magiging makipot ka. Kasi syempre, di ba? Parang magiging malumanay ka kahit hindi ka naman malumanay. Hihina ang boses mo. Di ba? May mga ganon. Nagpapakumbaba ka kahit mayabang ka talaga. Di ba? Yung mga ganon. Kasi nga, meron kang you are about to ask for a favor. Di ba? At mas mahirap talaga yon. At truly, mas mahirap din kapag ka naramdaman mong tinanggihan ka. Pero then again, karapatan din ng mga nagpapautang na tumanggi. Totoo karapatan yun. Din nilang magsabi ng no kapag hindi na talaga kaya. So kapag kalimbawa, ikaw ay nangungutang, humingi ng favor, tapos sinabi mong no pressure, totohanin mo yung salitang no pressure. Yeah. Hindi yung sinabi mo hindi okay lang no pressure pero nagalit ka nung hindi ka pinautang. Di ba? No pressure pero kailangan ko na kasi bayaran bukas utang ko. Baka naman meron ka dyan. Correct. Kahit magkano na lang, di ba? So nung una, merong amount na sinasabi. Tapos nung tinanggihan ka, sinabi kahit magkano na lang. Pero no pressure, di ba? Wala diba? Pamimilit yun. Hindi ko, wala pong sapilitan kung ano lang ang meron, di ba? Pero nagsabi na ng amount. Nakakaloka. Pero mas mahirap din talaga yun sa part nung ano. Oo naman. Nangungutang. Nangungutang, di ba? Ako, partner, ang tagal ko nang hindi nangungutang. Thank you, Lord. Pero yung humingi ako ng favor sa isang tao na na-reject ako, ngayon lang ako na-reject ulit. Parang, ganito pala kayong pakiramdam. Medyo pangit. Medyo pangit yung pakiramdam, kaya pala ganun pala silang kumakapanira ng kapwa.
Kasi pangit pala sa pakiramdam. Kasi truly, pangit pala talaga sa pakiramdam. Oo naman. Kahit ano namang klase ng rejection yan eh. Correct. Whether you're asking for a favor, o kaya na-busted ka, o kaya nag-apply ka sa trabaho pero hindi ka natanggap. Talagang hindi maganda yung klase ng pakiramdam. Mm-hmm. Pero dito mo rin iintindihin, for particularly do sa example na binigay mo, partner, kunyari na-reject ka sa favor na hinihingi mo. Kasi nagkakaroon, ito, i-highlight lang natin kasi napag-usapan na natin ito nakaraang mga tambalan episodes na nagkakaroon kasi tayo ng assumption and expectation. Lagi. Assumption na okay sila. Diba? Ay, mapera yan, madaling utangan. True. Pwedeng ibigay ka agad yung pabor. Pero hindi mo alam yung tunay na pinagdadaanan. Diba? Maaaring akala natin, oo, nakaluluwag-luwag, mukhang maraming pera. Diba? Mm-hmm. Laging nagpo-post ng bagong gamit. Correct. Nila tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay, bagong cellphone, bagong sapatos, nakapag-travel. So, ang assumption natin, may pera sila. Yes. Pero ang totoo, pag nakausap mo sila, 'di ba? Marami rin silang utang na binabayaran. Mm-hmm. Madami ding obligasyon o marami ding ibang tinutulungan. Yes, maraming kwento na hindi natin alam. Hindi ikaw ang priority niyan, 'di ba? Kasi correct. Nga, 'di ba? Hindi naman ikaw yung first, yung relative. Oo. Hindi ikaw yung first family. Correct, hindi ikaw yung first family. Ano ka lang, sampid ka lang na pinsan, 'di ba? Yeah. Malayo ka mag-anak ka na, kaya wag ka nga. Oh. O di naman kaya hindi ka nga kamag-anak, di ba? Totoo. Tsaka ano din, no, yung pagtulong minsan, kunyari, natulungan ka ng isa, pangalawa, pangatlong beses, hayaan mo na, huwag kang mamihasa na hanggang, kunyari, hanggang 10 beses, tutulungan ka nila. Mm-hmm. Kasi may ganun, may ibang tao rin na pwedeng tulungan eh, naabutan ng tulong, hindi laging ikaw. Tama. Diba? Dapat intindihin natin yung ganung klase ng sitwasyon. Dati naman, nagbibigay siya sa akin eh. Correct. Diba? Parang every time na hingi ako ng tulong, nagbibigay naman siya sa akin. Mm-hmm. Pero bakit ngayon tumanggi siya? Yeah. Diba? Either, wala na siyang resources ngayon, o inaalat siya ngayong panahon na to. Mm-hmm. Tapos, di talaga sinuwerte, no, may nawalan ng trabaho, matindi ang pangangailangan, maraming responsibilities, or... Di naman kaya, nagsawa na rin siya sa pagtulong sa'yo. Kasi yes. Bakit parang ako na lang lagi? Yes, diba? At bakit paulit-ulit yung kwento mo? Oo, diba? Bagubaguhin mo din. Para kasi ano? Ma-assess mo din yun eh. Bakit laging ganyan yung problema mo? Mm-hmm. Diba? Nung una, pangalawa, maiintindihan mo, sige, emergency, tutulungan kita. Pero kung naulit 5 beses hangga 10 beses na parang laging, teka, may babayaran akong bills, problema ko, paano ko babayaran, pautang naman. Dapat alam mo na yan. Diba? Dapat na anticipate mo na yan na monthly, may babayaran ka talagang bills. Yeah, next time kasi, ano-ano lang. Diba? Wag nood ng Netflix kung wala nang pambayad na subscription. Oh, tapos si pangungutang diba? Mo para may pambayad ka sa subscription mo. Correct. O, diba? Di naman kaya, wag bibili ng mga bagay-bagay na hindi mo naman pala kayang bayaran. Totoo. Diba? Diba sabi nga, kapag ka maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Yes. Ganun na lang yun din talaga ang gagawin. Diba? Sa una, maintindihan mo. Pangalawa, sige, emergency. Mm-hmm. Baka nagkaroon din talaga ng ano. Kasi nagkaka-emergency naman talaga mga tao, mga unexpected. Kasi minsan, magugulat tayo. Bakit yung akala natin maraming pera nung nagka-emergency, walang pera? Oo. Yun. Kasi akala lang natin yun. Diba yung sinasabi ni partner eh. Huwag mong i-assume na porke mukhang nakaluluwag-luwag, mukhang marangya, mukhang makinis, mukhang walang blackheads na tumubo sa ilong, diba? Ibig sabihin agad nun. Nakaluluwag-luwag agad. Correct. Diba? Ang hindi natin alam, baka nga walang ipon. Tama. Baka nga madaming mga ginagastos na mga emergencies na mga extra, ganun. Totoo. So pag pinautang ka nitong taong to, magpasalamat ka sa unang pangalawang pagkakataon kasi meron pa sila. Kung 5 beses na tapos wala silang binigay, alam na this. Tama. Diba, may pangangailangan din sila. Dapat kasi matuto ka na. Correct. At saka dapat din, dapat din maintindihan when a person says no. Oo. Hindi yung kukulitin mo ng kukulitin. Tatawag-tawagan ka pa. May nablock akong ganyan, partner. Kasi tinawagan niya ako ng tinawagan. Oo. At tas yung mga oras na mga alanganin. Baka naman naiinip lang siya, ito naman. Oo nga, pero... Kailangan pala ng phone pal. Kailangan niya ng phone pal, pero busy ako eh. At saka, ganito lang yan Hindi lang sa ano. Kapag ka hindi po kayo sinagot, may ginagawa po yan. Mm-mm. Number one. Or... Baka ayaw ka din yan. Ayaw niya ding tanggapin yung call. So, dapat mag-gets mo na yon. So, dapat mag-gets mo na yon. Mag-gets mo na yon. Kasi kung gusto niya talagang sagutin, may intention talaga siyang sagutin, meron siyang sagot sa'yo, sasagot yan. Diba? Unang ring pa lang, hindi pa lang nag-ring. Iniisip mo pa lang sinagot na niya. Diba? Pero kung
ilang beses ka nang tumatawag tapos hindi siya sumasagot. Totoo. Na maintindihan mo na ayaw niyang makipag-usap. Ang tawag ayaw doon. Niyang, or hindi siya ready sa sasabihin mo. Mm. Diba? Kasi nga, hindi nga natin alam ang tunay na kwento ng bawat isa. At dapat hindi ganun ha. Oo, dapat hindi ganun na nakailang tawag na. Kunyari, 20 tawag na, 20 missed calls. Diba? Ang daming missed call. Yung parang, nakakaintindi naman tayo, pero kung halimbawa, parang sobrang daming miss call, hindi nyo ba hindi mo man naiintindihan. Oh. Alanganin eh. Kasi minsan ang mga yung mga tumatawag pa, hindi mo talaga ka-close. Alam mo yun yung parang, totoo ba? Hindi naman tayo close. Bakit gano'n? Tapos alam mo kung bakit ano, kung bakit nakaka-lurky? Yung feeling tuloy na makasalanan ka, kahit dapat wala kang kasalanan. Mm. May gano'n eh. Kaya ano, minsan tinanong ko yun sa pare eh, is it okay to say no? Kasi parang feeling mo minsan, parang, ang sama ko bang tao kasi nag-no ako? Pero gusto ko nang mag-no kasi bakit laging ako? Diba? Parang ganon. Ano sabi ni Father? Ang sabi ni Father, of course, it is okay to say no. Mm-mm. Diba? Siyempre, dapat yung person na yun ay gagawa din ng mga ways and means para sa kanya. Para matuto diba? Siya. Para matuto din siya. Or, ganon. Parang ganyan. Pero diba, yung ang sakit din kasi sa pakiramdam na mag-no eh. Kung masakit sa pakiramdam na nireject ka, alam nyo, sa totoo lang, masakit din sa pakiramdam na mag-no. Kasi parang may feeling ka na, ang sama ko ba? Hindi ko nabigay, di ba? Mm. Hindi ko nabigay sa kanya. Eh, pero kasi bakit ako lagi? Di ba? Parang ganon. May ganong pakiramdam paminsan eh. Kapag ka yung sabi nga ni partner na term kanina, namimihasa. Correct. Ang tawag doon, yung tipong kunyari naka 20 missed calls, mm-hmm. Nang-o-obliga ka na. Oo, parang diba? Okay, pinipressure mo na ako ha. Pero sabi mo, no pressure. Ginagawa mo ng obligasyon dun sa tao na tulungan ka, which is ang totoo, hindi ka obligasyon. Oh. Diba? Ano niya yun? Option niya yun, choice niya yun kung gusto ko niyang tulungan or hindi. Mm-hmm. Diba? Huwag sasama ang loob kung hindi ka tinulungan at huwag mo rin sisiraan kung hindi ka mabigyan ng pabor. Mm-hmm. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ibibigay sa'yo ang pabor. Diba? Kasi meron ding ibang tao nangangailangan, totoo. Mas nangangailangan, at higit na nangangailangan kaysa sa'yo. Mm-hmm. Mali mo yung sarili niya mismo nangangailangan. Tama. Din. Hindi mo lang alam. True. Diba? Ganon. So wag natin gawing obligasyon lagi ang ano, ang pagtulong. Kaya alam mo, Kabisyo, pagka ganyan yung, kapag ka wala ka sa parehas na sitwasyon, hindi ikaw yung inuutangan at hindi din ikaw yung nangungutang, mm-hmm. chill ka lang. Diba? Blessing yan, di ba? Pagpasalamat mong wala ka sa sitwasyon na yan. Kasi parehas na hindi maganda sa pakiramdam eh. Totoo. It's malungkot na ma-reject. Sa totoo lang, pag humingi ka ng favor or nangungutang ka, malungkot talaga kasi parang paano, di ba? Paano mo rin masusolusyonan yung sarili mong problema? Yun yung malungkot. Tsaka ang hirap talaga sa feeling. Ang sama sa pakiramdam talaga. Pero at the same time, malungkot din kapag ka may nire-reject. Totoo. Malungkot din, masama din sa pakiramdam. Kaya kung again, wala ka sa parehas na sitwasyon, di ba? Ang swerte mo sana all, di ba? Naku, yan yung mga, namin ngayon correct, Pasko yan. Yan yung mga blessings na we take for granted eh, di ba? Pero blessing yan, yung hindi mo kailangan nga, wala kang obligasyon sa, magbigay ng tulong. Oo, tsaka ikaw eh, hindi rin obligadong humingi, parang mga ganun, di ba? Correct. Pero kanya-kanya po talagang diskarte, mahirap po talaga ang buhay. Pagka kaya, pwede magbigay, pwede mag-share, go. Pag hindi na kaya, sana intindihin. Diba? Tama. Yun naman yun yung importante doon. Tapos, gawa tayo lahat ng mga iba't ibang paraan para kumita ng extra! Nako, marami dyan. Oo. Yung mga contact namin, sabihan nyo lang kami. Correct. Anong gusto nyo po? Yung legal o illegal? Magsabi lang po kayo. Basta sa kakilala ko, sabi niya 18 lang. Ah, ganun? 18 years old. 18 years old? Bakit nananervous ako sa mga kausok mo, partner? Para legal age. Ah, ganun. Oh. Makinis daw ba? Makinis. Charot. Depende. Isa na dadayo ng ilaw daw eh. Yung mga kinakausap mo, partner, parang nininervous ako dyan ah. Nakakaloka. O siya, salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Mali ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, magtutupish ka para mabuhay na maliba. Yun!